ipopokus natin. Ayan. Binitin mo, pre. So, ayun. Okay, nabuksan na po natin yung play rings niya. So, ito po yung RPM gauge na ikakabit natin. Ito yung mga wire niya. So, meron siyang diagram. So, una natin kukunin linya, itong papunta sa ignition coil na color green. So, yan po yung una nating ililinya. Bali, ito ay may dati ng RPM gauge na nakakabit. Ito yung linya niya. So, hinanap na lang natin yung dating linya. Okay, ito yung wire na yun. Ito yung ilalagay natin sa color green. So, talupan ko muna. Dalawa yung wire, etong isa naka-ground. So, ito pong wire na to. Yan, ito yung galing sa CDI. So, yan po, dyan po natin ilalagay yung color green. So, nilagyan ko na ng buhol yung kabilang dulo ng wire. Para palatandaan kasi magkakulay sila eh. Para hindi tayo malito. So, nilagyan natin siya ng palatandaan na buhol. So, okay, ikakabit na po natin. Color black, negative po. So, ito yung body ground. Ang body ground po, negative po yan. So, dyan po natin ilalagay yung color black na wire. Ang isusunod po natin ay yung color red. So, dito sa diagram, idedirekta siya sa baterya. Ngayon, itong wire na to, nakadirekta siya sa baterya, positive. So, ayan, positive po siya. So, dyan po natin ilalagay yung wire na color red. Okay, ang kasunod po natin ay yung color white na wire. Ito ay ilalagay sa ignition switch. So, hanapin natin yung linya ng ignition switch para dito sa color white na wire. Okay po, ito po, nakita na po natin yung linya ng ng ignition switch. So, ito po siya, color black. Okay, so pagka nilagay natin siyang ganyan, umiilaw. Papatayin natin yung ignition switch, mamamatay din yan. Pag binuhay po natin, mabubuhay din. So, yan po. Yan. Okay. Sa paghanap din, pagka ibang motor naman po ang aayusin natin, so hindi sila pare-parehas ng color coding ng wiring, mahalaga po talaga na may test light. So, bali, lalagay mo lang yung kabilang dulo sa negative, tapos, lalagay mo lang siya dito. Yan. Iilaw na yan. Okay, sa pagwa-wiring po, mahalaga po talaga na may test light tayo. So, bali dyan natin ilalagay yung color white na wire. So, kung napapansin nyo, yung wiring ni boss medyo gulo-gulo. Naka-schedule na po yan para ayusin. So, kabibili lang ni boss nitong motor na to. Talagang dinatna na namin na ganyan talaga yung wiring niya. Magulo po talaga. So, dun pa yung sa dating may-ari. So, dun yung nagkagulo-gulo ang wiring. So, i-schedule natin to. Aayusin natin yung wiring na yan. Lilinisin po natin lahat yan. So, okay po. Ito po yung wiring na nakita natin galing dun sa isang switch. So, pag in-off natin ang switch, patay. Pag inon, buhay. So, dito tayo kukuha ng linya. So, dito natin ilalagay yung color yellow na
while. So pagkalagay natin dito, magte-testing po muna tayo. So bago natin siya i-fix, testing muna. Ayun. Ayan, boy, yung ilaw okay na. Okay na, brother. So, okay po, lahat po ng wire ay nasa dapat na nilang kalagyan. Paandarin na po natin. Paandarin mo, pre. Ingat ka lang, baka malaglag yung headlight, ha. Biritin mo nga. Wow, hindi gumagana. Bakit? Why may ilaw? Ito, ito, ito. Bakit? Saan ako nagkamali? Hop, tigil. Medyo nagkaroon po ng konting problema. So, ito palang nabili ni brother pang 4 wheels na RPM gauge. So, inilinya natin siya. Hindi siya gumagana kahit tama yung wiring natin dito. Yan. So, inilinya natin siya sa ignition coil. Hindi pa rin siya gumagana. So, nagtataka ako, bakit dun sa manual, may nakasulat na distributor. So, tumawag ako ngayon sa kaibigan natin na nagme-mekaniko ng 4 wheels. So, yung palang distributor, pang 4 wheels pala yun. So, kaya pala ayaw nitong gumana. Ngayon, nag-advise siya nagsabi siya sa akin na subukan ko daw ikabit sa linya ng pulser. Baka daw gumana. So, para mapagana yung RPM, at sayang naman yung pagkakabili ni boss kung hindi naman niya mapapakinabangan. Sinunod natin, nilinya natin dito sa linya ng pulser. Tapos, gumana. So, para sa mga tropa natin dyan na nagkamali rin ang bili, kung nabili nyo ipang 4 wheels din at ayaw gumana. So, eto, yan. Sa pulser, ikakabit. So, try natin. So, ayan. Eto, ipo-focus natin. Ayan. Binitin mo, pre. So, ayun. So, yun po. Gumagana na siya. Sa pulser po nakakabit. Yan pong ito. Pupunasan lang natin. Color blue and white. Galing stator. Yan po yung linya ng pulser. So, sa mga Honda, yan din po ang linya ng pulser. Doon po natin siya na ikabit. So, okay na po. Okay, gumagana na po siya. Yun nga lang, sayang pang 4 wheels pala to. So, sa mga nagkamali ng bili dyan at ayaw gumana ng RPM, sa pulser po natin ikabit. Pero ang original po talaga, yung mga pang motor, sa ignition coil po, dito po, ayan. Ayun, yung kumikislap na yan, ayan. Dyan sa part na yan. Okay na po, naikabit na po natin siya. Ito po yung diagram niya. So, dati, lagi na po ako nakakapagkabit ng RPM gauge, wala pang diagram. So, nung nakita ko to, sabi ko, madali lang ikabit dahil may diagram. Dito pa pala ako mahihirapan. So, pang 4 wheels po pala talaga siya. Pero nagawan po natin ang paraan. So, gumagana na siya. Pa-start mo na, brother. Sige. So, okay na po. Pang 4 wheels po pala ito. Kaya pala meron ditong distributor. Ayun, no? Ayan. E palibasa, wala tayong ganong alam sa 4 wheels, kaya hindi natin napansin kagad nung una. So, ayan na siya. Ayan, okay. So, sa pulser lang po natin kinabit. So, okay na po. Okay, okay na, brother. Ayos, sige po. Salamat po. God bless.